After that, pinag-usapan natin sa puso, let's go to the other parts of the body, ito tawag na pating peripheral arteries, no? Yung peripheral, meaning nasa mga dulo-dulo na yun ng ating mga katawan. Kaya tinawag na peripheral artery disease kasi nga yung mga ugat natin sa mga dulo-dulo, sa kamay, sa paa, coming from the singit, going to the hita, no? Nakakaroon ng clog yan. Ganun pa rin ang sistema, mga kinakain natin na po pwedeng doon bumara sa area na yon. At pag yan ay nagbara dyan, siyempre sabi nga natin, yung blood flow natin dyan, pababa kasi may dalang supply ng oxygen ng ugat, di ba? May dalang nutrients. Hindi makakapunta doon, hindi makakapagtrabaho na mabuti ang ating mga kalamnan. Let's say ang ating paa, ang ating mga hita, mangingitim yan, manghihina. Kaya nga may mga cases na ang pasyente nagko-complain, umakit lang po ako ng hagdanan, parang ang sakit-sakit na po ng mga hita ko, parang ang sakit na ng paa ko. Kasi nga, walang masyadong maganda ng blood flow. Oxygen is deprived. I mean, yeah, there's a decreased oxygen supply in that area. Of course, the nutrients and the vitamins and minerals na kailangan nung area na yon, hindi siya makapunta doon sa susuplayan niya, let's say sa paa or sa hita or sa legs. Aakit ka na hagdanan, di ilang hakbang pa lang, masakit na dahil pagod na, wala nang oxygen, no? Yun yung sa peripheral artery natin. Pag pinagsinabi mo naman carotid artery, ito yung nasa mga leeg natin. Alam mo yung dalawang, yung kaliwat kanan ng leeg natin, may mga ugat yan. Yes. Nagsusuplayan ng... nagsusuplayan ng dugo going to the brain, going to the neck area. Siyempre, marami tayong mga organs dyan. And of course, sa mukha, no? Kaya nga kuminsan, ang complaint ng pasyente, parang naglalabo yung mata. Alam mo yun, parang lumabo yung kaliwang mata ko ha. Parang bigla na lang hindi nakakaaninaw. Yun parang pala, nag-out of na focus. Nagkaroon na pala ng pagbabara dun sa mata niya. Or talagang na-blurred na yung vision niya, just like that. Or a severe headache, biglang sumakit ang ulo dahil nawalan ng blood supply, nag-ischemia. Ischemia means decrease ng blood, ang oxygenation mo. Kasi nga, nag-clog ka na dito sa leeg, yung mga carotid arteries. Kaya nga, once in a while, talagang siyempre titingnan-tingnan mo rin, baka mamaya may nangingitim na dyan sa leeg mo. O sumasakit yung leeg, ha? By mere pain, huwag mong baliwalain, especially if you're in the aging process ka na. Early 60s, maybe 70s, medyo nagsasakit na yan. Tingnan mo, baka mamaya pa-ultrasound mo na o patingnan mo na, baka mamaya may mga clog areas ka na. Ang makikita mo dyan, hindi naman, dito lang sa bibandala. Yung carotid ka rin nasa mga gilid dyan. Makikita mo, may mga pulsating na ugat dyan. Yung ba tumitibok? Pag tinanong mo ganun, kumagano, no? Ibig sabihin, malakas ang pressure doon, gustong-gustong umakit ng dugo, hindi makadaan dahil nga may traffic na doon, nagbara na siya doon. Marami ng cholesterol doon sa area na yon, cholesterol deposit, etc. Also sugar, pwede rin nandun, nagbara na. So yun, pwedeng magkaroon ng ganun problema. Of course, pag nagbara na yan sa carotid, Angela, Kikay, magkakaroon ka ng itatag na cerebrovascular diseases. Yung cerebrovascular, by the word itself, siyempre, brain ang pinag-uusapan mo dyan. At of course, napakarami magiging problema. It could lead to a sudden stroke, no? At alam naman natin, dalawang klase ng stroke, isang nabarahan ng ugat at isang pumutok na ugat. And in both cases, these are both devastating. Pwedeng, ikamatay ng ating mga pasyente, no? And, yun yung going to the brain naman, ano? Coming from the carotid, going to the brain, cerebrovascular disease. Varicose veins, common na narinig mo yan. Yes. Yun yung mga ugat sa limbs natin, no? Let's say sa hita, sa likod ng ating knees, no? Na nagkakaroon ng clog areas, no? Ang problema kasi dito, ito ano na to, we're talking of the veins na. Ito yung mga ugat na naglalabas ng dumi o nagpapaakyat ng dugo coming from the lower part of the body, no? So, paakit ang dugo mo niyan pag going up. Ang problema, clog yung daanan. Yung mga pintuan niyan, yung mga valvula ng mga ugat natin diyan nagka-clog. Humihina ang resistensya. Hindi bumubuka. So, nangyayari, nakasara siya. So, yung mga dugo na dapat umakyat, di makaakyat. So, mapupull down yan. Kaya magkakaroon ng pulling doon sa area na yon. Yun na nga yung mga nakikita mo parang lumalaki yung mga kulay blue na mga reddish, bluish. Parang galit na mga ugat. Yes, oo. Kaya nagkakaroon na tawag na varicose veins. Of course, may mga medications naman para inimin dyan, mga blood thinners at saka yung pampaganda ng daloy ng dugo para bumuka yung ating mga valvula dyan para bumalik. No? Kung pag hindi talaga nakuha ng mga medications yan, ginagamit natin yung mga compression stockings. No? Oh. And lastly, we do surgery. Hinahatak natin yung mga ugat na yan para talagang matanggal yung mga clog areas, ano? And of course, kagaya ng pinag-usapan natin sa arteries,
nakukuha din ang mga pagbabala niyan sa mga kinakain pa rin natin, lack of exercise, lack of mobility, no? Matagal kang umupo sa sasakyan or sa eroplano, pagbaba mo, binubuhat na yung pasyente, nag-clog na, di na makatayo kasi di na maiapak dahil nawala na ng resistensya, wala na pakiramdam yung mga legs niya, no? Spider veins, by the word itself, spider, para kasing mga... Ay, madalas nakikita to. Yeah, yung mga maliliit, yan, ito mo sa picture, yung mukha ng mga bluish, violaceous area, sa mga paa natin, sa mga sakong, sa mga... lower part of the... Ano nga wala pa naman. Nga, oh, ako marami na ako. Itinan ko nga, dami ko na. Oh. Ba nagkakaganyan? So, oh. Yes, still... Pinakabahan ako kasi pag maputi, baka mamaya... Ako, na. May body ko. So, pag kasi maputi, ika nga, fierce. Kitang-kita. Ako, kitang-kita yung body ko. So, this is something to do with the recurrent trauma. Matagal ka nakatayo, wala kang exercises, hindi mo malang namamasahe yung mga areas mo na yan sa may paa, sa may hita, nagkakaroon ng clog areas. No? Tandaan natin, as we grow old, bumabagal ng sistema ng katawan natin, hormonal changes, imbalances, etc. And there you go, magkakaroon ka na ng mga spider veins.